Welcome back sa mga nagbabalik. Pero kung first time mo manood sa channel na to, I'm Niza Gueco. Ang video na to is part ng freelancing mini-series natin. So, maliliit na video siya tungkol sa freelancing para makapag-start yung mga newbies from scratch. Kung interested ka mapanood yung series na to, tingnan mo sa description or sa card. Nalagay ko sa card. Tingnan mo yung description link tapos simulan mo doon. Thank you! Hi! So, today, pag-usapan natin kung paano sumagot sa mga low-baller clients. So, hindi naman natin makakailan na sa buong freelancing career natin, meron at meron tayong may kaka-encounter na clients na o-offeran tayo ng sobrang liit na rate compared sa kung ano na yung rate natin. Baka kahit nagsistart ka pa lang, sobrang liit ng rate na ibibigay nila sa'yo. Lalo kung nalaman nilang nagsistart ka, diba? So, sa video na to, hindi ko kayo bibigyan ng canned responses. Hindi ko kayo bibigyan ng listahan ng mga pwedeng isagot. Ang gagawin natin, titingnan muna natin kung perspective nila. Kung bakit ba sila nag-o-offer ng ganun kaliit na rate. Unang-una, hindi nila alam. Or, baka... Oh, parang kunwari meron ako na encounter na ganun eh. Sabi niya, kaya ganun daw yung offer niya na maliit na rate kasi meron siyang kaibigan na nagsabi sa kanya na meron din siyang VA from the Philippines, tapos ito lang yung binabayad niya. Tapos ayun, so siya, naghanap siya ng VA din na ito lang yung budget na binigay niya. Hindi niya sinasadyang mag-global o hindi niya sinasadya na maliit ang i-offer na sa'yo compared sa kung ano talaga kasi hindi niya alam. So, ang pinakamagandang isagot dito, gawin dito pag na-encounter mo to, i-explain mo sa kanya, explain mo ng maayos kung bakit hindi okay yung rate niya. For example, sabihin mo, kahit na kasi yung friend mo, meron siyang VA na ganun, it will still depend on a lot of things. Like, for example, depende dun sa papagawa. Baka magkaiba kayo ng papagawa. Or, depende kung starting pa lang ba si client kasi ikaw hindi na. Or, depende kung ano yung skill nung dating VA. Or, baka mas magkaiba kayo na skill. Tapos, pagkatapos mo i-explain, i-back up mo. For example, ako, hindi na ito yung minimum rate ko for myself kasi ito yung portfolio ko. This is what I can do for you. So, ito yung kaya kong i-offer sa iyo na solution sa business mo. So, I don't think na yung rate na to is okay dun sa kaya kong ibigay sa iyo. So, nag-explain ka na sa kanya, nag-back up ka pa ng kaya mong gawin. So, yun yung magandang sagot dun pag hindi alam ng client. Or misinformed yung client. Number two, they are just starting. So, pwedeng mababa yung budget ni client kasi nagsisimula pa lang siya or wala pa siyang budget, ganun, or maliit lang yung business niya. So, hindi niya ginagawa to para i-discriminate ka. Katulad nung sa first time, hindi nila ginagawa yun para i-discriminate yung Filipinos or yung ino-offeran nila. So, pwedeng ito lang talaga kasi yung budget niya. So, anong magandang sagot dun? Ang magandang sagot dito sa pag ito yung start, yung budget niya dahil starting pa lang siya, is to negotiate. So, ito kasi yung normal rate ko. Tapos, kunwari, ito yung offer niya. So, at least, taasan mo ng konti or meet in the middle. Sabihin mo, I'm willing to meet your budget in the middle. Tapos, pero you have to set your boundaries. So, aside from negotiating, iset mo yung boundaries mo. Sabihin mo na parang, sige, meet tayo halfway. Pero, after this, after 6 months or after 3 months, pag nakita mo yung kaya kong gawin na solusyon sa business mo, then iaangat mo ko dun sa tunay na rate ko. Tapos, eventually, after another 6 months, ganyan-ganyan, mag-re-assess tayo. So, by doing that, hindi mo, parang hindi mo din nilowball yung sarili mo. Nakipag-negotiate ka sa client na parang mapapaisip siya. Tapos,
binigyan mo pa ng boundary na parang pag kunwari umabot yung 6 months tapos nag-reassess at umayos naman, babalik ka dun sa tunay na rate mo. Parang nagpakitang gilas ka lang. But if hindi ka niya itaas after nung sinabing 6 months, then siya yung hindi sumunod sa usapan and ikaw yung may karapatang mag-leave and humanap ng clients. Yun. So, at least hindi ka nag-burn ng bridge at hindi ka nang away kasi hindi naman niya sinasadya. Or, yun lang talaga kasi yung budget niya. Tapos yung pangatlo, they don't see your worth. So, ito yung parang sinasabi na, oh, Pilipino ka lang, dapat ito lang yung budget mo. Kaya ganun yung offer niya. Tapos yung iba naman, parang feeling nila, ang dali-dali lang ng ginagawa mo. Like, for example, businessman siya, tapos hindi niya pinapahalagahan yung writing. Parang, for him, mas maraming bagay na dapat mas mahal ang bayad kaysa dun sa sayo. So, pag ganun, pag hindi niya nakikita yung worth mo, ang sagot ko lang dyan is, accept and move on na lang. Huwag na makikipag-away. So, yun. Yung 3 ways ko sumagot dun sa mga lowballer clients. Dinidepende ko kung ano sa tingin ko yung rason kung bakit maliit yung offer nila. Hindi ako nagja-jump into conclusions na lowballer tong client to. Liit ng tingin nito sa Filipinos or ang ganyan na ganun. So, alamin nyo muna kung saan nanggagaling yung client, diba? Pag-usapan natin kung ano yung mga hindi nakakatulong. So, katulad ng sinabi ko kanina, syempre, pag nakipag-away ka, hindi nakakatulong sa'yo yun, di ba? So, unang-una is getting angry. So, pag maliit yung offer sa'yo, tapos bigla kang nagagalit nang hindi mo man lang iniintindi yung client or dahil naiinis ka. So, dapat check your emotions lagi. Kapag inofferan ka ng maliit, tapos kung nainis ka, step back muna. Huwag ka munang sasagot. Tapos, i-assess mo yung situation kung bakit ganun yung tingin niya, kung bakit ganito. Tapos, tingnan mo yung way mo. Kasi mas maraming pwedeng gawin kesa i-burn mo yung bridge. Number 2 is preaching. So, alam ko, pwede kang sumulat dyan ng 5 pages, 7 pages ng essay kung bakit unfair yung maliit na rate para sa Pilipino or para sa level mo or sa worth mo, ganyan. So, alam kong kaya mong gawin yun, pero hindi mo dapat gawin sa client kasi magiging in bad taste ka lang. So, parang hindi magiging okay yung dating sa client dahil hindi naman din niya maiintindihan. Huwag ka mag-preach, mag-back up ka or mag-negotiate, pero huwag mo siyang sisermonan and huwag mo siyang aawayin. Tapos, number 3, posting in social medias. So, isa pang hindi nakakatulong yan. Siyempre, hindi mo pwedeng i-post sa social media yung away nyo. Hindi yung porket inoferan ka niya ng maliit. Ipopost mo bigla na, namamaliit tong client na to, ito na. Tapos, ipopost mo pa yung sagot mo. Nakakala mo ang witty-witty mo. Pero ang totoo, it says a lot about you na napakapatolera naman ito at walang breathing na ganito agad yung isasagot sa client. So, pwede naman yung turuan or pwede naman siya mag-negotiate, diba? So, instead of sana nakipag-negotiate ka at baka nagkaroon ka pa ng magandang deal, nag-know ka na agad, ng away ka na agad. So, hindi magandang gawin yun. So, yun. Para sa akin, kung good freelancer ka na skilled at saka secured sa standing mo as a freelancer, yung mga low-baller clients din, hindi mo na yan dapat pinagtutuunan ng pansin. Parang hindi mo na lang siya papansinin at mag-move on ka na lang doon sa mas deserving na client para sa'yo. So, parang ano lang yan eh. Parang kape. Kunwari, gusto mo Starbucks lang or gusto mo brewed lang. So, kahit na ilang kumpanya pa yung maglabas ng 3-in-1 coffee, okay lang, wala kang pakialam dahil doon ka nakafocus sa brewed coffee na gusto mo. So, kunwari, may nag-offer sa'yo na ng 3-in-1 coffee, kunwari, bisita ka doon sa kanila, mag-know ka lang. Tapos, pag-uwi mo ng bahay, mag-ano ka ng brewed coffee, diba? So, walang nangyari. Walang masamang nangyari sa'yo. Hindi naman niya sinasadya dahil hindi niya alam na brewed ang gusto mong kape, diba? So, yun. It's just a matter of taking a step back.
instead of papadala ka sa emotion mo. So, step back, tapos i-assess mo yung situation, tapos tingnan mo kung ano yung mas meron ka pang makukuwang maybe kesa no na agad, tapos nag-burn ka ng bridge, diba? So, yun.